Typical na Friday lang, gusto kong bumili ng isang pirasong apple para food tripin sa school bago pumasok. Pero grabe yung disappointment ko. Kahit Friday pala ay pwedeng mabad trip. Nag-umpisa yan nung papunta ko ng grocery store bago pumasok. Dahil marami akong break time ngayon, ang goal ko lang ay bumili ng isang pirasong apple at enjoy yun sa break. 120 yung apple dito, so nagdala ko ng 150. Ang popular ng apple dito, ang sarap mamili, until nakita ko yung presyo na 199 na pala. Tumingin ako sa medyo green ay ganun pa rin, 199. Pataas ng pataas, yun na ang pinakamababa ngayon. Nakaka-disappoint kasi kulang yung pera ko kaya bumalik muna ako para kumuha ng barya. Mahal na rin lang mga apple kaya pinili ko na yung the best. Naisip ko itong Fuji apple. Dati apat ang laman nito, ngayon tatlo na lang. Kaya pumili na lang ako ng special na apple. At ito yon, fall apple pala yan. Nagbayad na ako para bumalik na ng school at matikman natin yung fall apple. Fall or autumnal apple ang tawag nila rito. Napakaganda ng kutis niya. Namumunga to tuwing taglagas. Ang ganda ng tubo niya at ang kinis. Kumpara sa mga normal na apple, medyo dark siya at medyo shiny. Pero ang pinaka gusto ko rito ay ang laki. Lagi ako may dalang peeler sa school para magbalat ng mga prutas. Pagbalat ko nito ay para siyang queso de bola. Ang linis niya sa loob tapos ang bango kapag nabalatan. Kapag ba kumakain kayo ng apple ay kinakain niyo ang balat? Dati kumakain din ako ng balat pero ngayon hindi na. Sa panahon ngayon, hindi mo na alam kung gano'ng karaming chemicals ang nilalagay nila. Kaya banata na natin to. Itadakimasu! Masarap siya at matamis, pero compared sa mga normal na apple ay mas juicy yata itong fall apple. Hindi rin papatala yung amoy nito kasi mabango talaga siya. Naglunch na rin ako pagkatapos ng morning classes. And as usual, hindi laging Pasko sa school lunch. Hindi ko talaga trip yung school lunch ngayon. Wala ako nagustuhan kahit isa. Pero pagdating sa balancing nutrition ay panalong panalo naman to. Lahat masustansya except syempre sa gatas. Pagdating sa gatas ay naniniwala ako na mas maraming bad effect yun kesa sa good effect. Seaweeds pala itong pinagkakakalkal ko rito. Masarap yung pampalasa ng kanin or sa mga ulam na rin. Binigyan ko ng Filipino candy yung vice principal namin. Aba tuwang-tuwa, bibigyan daw niya ako ng Pokemon cards pero nakabukas na. Nag-aaral na rin ako ng Japanese at nag-trade bago umuwi. Di na kailangan i-memorize yan. Alam na natin na hindi tayo magiging tagapagmana. Kaya tuloy-tuloy lang natin yung grind natin para sa future. Habang papauwi ako ay swabe naman yung pagdadrive ko until nagkaroon ng traffic. Inisip ko kung ano yung traffic, bakit hindi kami umaandar. After ng ilang minuto ay naintindihan ko na kung bakit traffic. Sa gilid pala ay may nangangampanyang mga politiko. May mga mabait at may mga masamang politician, hindi natin maitatanggi yan. Pero alam niyong nakaka-inspire? Malayo pa lang sa election ay nag-grind na sila araw-araw. Kung yung mga masamang politician ay kaya mag-grind, syempre kaya din natin yun. Literal na umulan umaraw, makikita mo sa mga politician sa Japan na grind talaga sila ng grind. Hindi sure kung mananalo sila pero they do it anyway. Kaya ang naisip ko ngayong araw ay yung palaging sinasabi ng Nike. Life is short, just do it. Dalawang bagay yung tested na natin. Walang mag-grind para sa atin at walang perfect moment para gawin ang mga bagay. Kaya just do it. Kung kinaya nila, kaya rin natin. Basta huwag tayong magkikwit at sabay-sabay tayong aangat. Yun lang, bye!